Magandang umaga. Tayo ngayon ay nasa week 1, day 3 ng edukasyon sa pagpapakatao 8. Sa araw na ito, ang ating aralin ay tungkol sa paglinang sa aspetong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan, at politikal. Sanayang pagkatuto. Ang tao ay likas na panlipunang nilalang, kaya't nakikipag-ugnayan siya sa kanyang kapwa upang malinang siya sa aspetong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan, at politikal. Mga layunin. Nasusuri ang impluwensya ng aspetong ito ng pakikipagkapwa sa kaganapan ng pagkatao. Natutukoy ang kapwa at aspetong pag-unlad sa sarili ng pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao. Napapahalagahan ang pakikipagkapwa upang makamtan ang ganap na pagkatao. Sa paunang pagsubok, kumuha ng panulat at papel. Basahin at unawain mabuti ang bawat tanong. Isulat sa kwaderno ang titik ng pinakatamang sagot. Mayroon itong 5 item. Pagkatapos ng bawat tanong, ay ipapakita ang tamang kasagutan. Markahan ang inyong tamang sagot. 1. Maipakikita ang makabulahang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng sumusunod maliban sa patlang. A. Pagmamalasakit sa kapakanan ng may kapansanan. B. Espesyal na pagkagiliw sa nakakaangat sa lipunan. C. Pagtulong at pakikiramay sa kapwa. D. Kakayahan ng taong umunawa. Ang pagkakaroon ng iba't ibang samahan sa lipunan ay inaasahang magtataguyod ng patlang bilang paglilingkod sa kapwa at sa kabutihang panlahat. A. Pagtutulungan. B. Hanap buhay. C. Libangan. D. Kultura. Aling aspeto ng pagkatao ang higit na napauunlad sa pamamagitan ng paghahanap buhay? A. Pangkabuhayan. B. Panlipunan. C. Intelektual. D. Politikal. Four. Nagiging kahinaan ng mga Pilipino ang pakikipagkapwa dahil sa patlang. A. Kakayahan nilang umunawa sa damdamin ng iba. B. Kanilang pagiging emosyonal sa pakikisangkot. C. Kanilang pagtanaw ng utang na loob. D. Kakayahan nilang makiramdam. 5. Alin sa sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa? A. Pilit kong inuunawa kung bakit ka nahuli, pero sana umalis ka ng bahay ng mas maaga. B. Sana sa susunod hindi ka nahuli sa usapan natin. C. 10 minuto na akong naghihintay sa'yo. D. Bakit ba nahuli ka na naman? 6. Isulat kung ang isinasaad ng mga pangungusap ay tumutukoy sa tungkulin ng pamilya sa panlipunan o pampolitikal. 1. Ang karapatang umiiral at magpatuloy bilang pamilya. 2. Ang pagbabayanihan. 3. Ang karapatan sa pagkakaroon ng bigkis at institusyon ng kasal. 4. Ang karapatang palakihin ang mga anak ayon sa tradisyon, pananampalataya, pagpapahalaga at kultura. 5. Pakikilahok sa mga samahan na voluntaryong tumutulong sa mga kapuspalan. Tumako na tayo sa ating aralin. Ang kapwa ay taong labas sa iyong sarili, maaaring magulang, kamag-anak, kaibigan, kaklase, at pati na rin kaawan. Ang pagtukoy at pagkilala sa mga tao na itinuturing mong kapwa ang simula ng paglinang sa intelektual, panlipunan, pangkabuhayan, at politikal na aspeto ng iyong pagkatao. May mga aspektong malilinang sa pakikipag-ugnayan sa kapwa tayong pinatawag. Aspektong intelektual. Ito ay karagdagang kaalaman, pagpapaunlad at kakayahang mag-isip ng mapanuri, malikhain at mga tiran. Halimbawa, panonood ng webinars,
pag-enroll sa online classes, pagbasa ng aklat, aspetong pangkabuhayan. Ito ang mga kaalaman at kakayahang matugunan ang pangangailangan ng sarili at kapwa. Halimbawa, pagpapalago sa naipong pera, paghanap ng negosyo at ito pang pagkakakitaan. Aspetong pampolitikal at panlipunan. Ito ang kaalaman at kakayahang makibahagi sa pagbuo at pagtamo ng makatao at makatarungang lipunan. Halimbawa, pagbigay ng pagkain sa mga frontliners, pagsunod sa tinatawag na new normal, paglabas sa takdang araw ng paglabas. Tayahin natin ang inyong natutunan. Pag-aralan ang mga larawan sa ibaba. Tukuyin kung anong aspeto ng pakikipagkapwa ang isinasaad ng mga larawan. Pagsasanay. Mayroon tayong tatlong gawain para sa pagsasanay. Sa gawain 1, suriin ang sarili at isa-isahin ang mga pagbabagong naranasan sa bawat aspeto. Tukuyin ang mga taong nakatulong sa iyo sa pagkubog at pagpapalago ng mga aspetong ito. Aspetong intelektual. Sa kaliwa, isulat ang pagbabagong naranasan mo. Halimbawa, sa ESP, nadagdagan ang aking kaalaman at kakayahan sa pagpapasyang moral. Sa kanan naman, isulat kung sino ang tumulong sa iyo sa pagbabagong sinulat mo sa kaliwa. Sa aspetong politikal, panlipunan, sa kaliwa, isulat ang pagbabagong naranasan mo. Halimbawa, kakayahan kong pumili ng leader na tutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan at sumunod sa batas at ordinansa ng lungsod. Halimbawa, bawal mag-jaywalk. Sa kanan naman, isulat kung sino ang tumulong sa iyo sa pagbabagong isinulat mo sa kaliwa. Sa gawain 2, tukuyin kung anong aspeto ng pakikipagkapwa. 1. Hindi nakakabiyahe ng jeep ang iyong ama dahil sa lockdown. Nag-isip siya ng ibang pagpapakitaan para may makain kayo sa araw-araw. 2.
pagsunod sa alitan-tunin ng pagsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. 3. Pagnood sa YouTube ng mga how-tos habang naka-ECQ o enhanced community quarantine. 4. Pinakyaw mo ang tindang balot ng alis sa may kanto. 5. Nag-ambag ang klase nyo para mamigyan ng relief goods ang kaklase nyo na hirap sa buhay. Pagsuot ng quarantine pass sa araw ng paglabas ng barangay nyo. 7. Pagbabudget sa pera base sa nakuhang ayuda galing sa SAP o Social Amelioration Program. 8. Pagsunod sa itinakdang kurustin ng inyong barangay. 9. Pag-ensayo ng social distancing kapag nasa labas ng bahay. 10. Pakikinig sa radyo o pagnood ng balita tungkol sa pandemya. Sa gawain 3, sagutan ang puzzle ayon sa mga grupo ng mga salitang tumutukoy sa kanila. May kasagutan na sa pababa, number 2, pakikipagkapwa. Pumako na tayo sa paglalahat. May mga pangangailangan tayo na maaari lamang na matugunan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan mo sa iyong kapwa. Sa panahon ng pandemya, na isasagawa pa din natin ang pakikipag-ugnayan sa kapwa sa pamamagitan ng aspeto ng intelektual, ang kabuhayan, pandipunan, at politikal. Hanapin ang mga salitang may kaugnayan sa talakayan. Sa pagpapahalaga, ilahad ang mga pangyayari sa iyong buhay na nagpapakita ng pakikipag-ugnayan sa kapwa bago magpandemya, ngayong mayroong pandemya, at magpapakita ng pag-ugnayan kung tapos na ang pandemya. Narito na tayo sa huling aralin, ang panapos na pagsusulit. Piliin ang tamang sagot. Hanapin sa hanay A ang salita na tinutukoy sa hanay B. Maraming salamat. Keep safe and stay at home. Hanggang sa muli!